indication na nakakatulong talaga itong 4Ps in terms of improving the nutrition situation ng ating mga kababayan dyan sa Zamboanga Peninsula? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, the DSWD did some caravan. And in this caravan that we did sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, there were testimonies na sinasabi nga ng mga yung pamilya na beneficiaries na nakatulong talaga sa kanila. And with supply of food, nakaroon talaga sila ng augmentation. And of course, yung kanilang pagpupunta sa health centers at saka yung mga bata na sa school, nakatulong din po talaga. Oo. Kasi naman, di ba, alam naman natin na talagang edukasyon at health at nutrition, yun ang talagang kailangan para mapataas ang survival at saka development ng ating mga kabataan. Ano po? Tama po, ma'am. Oo. So, panghuling tanong ko na lang po, Miss Pam, may bago kayong pakulo sa region? Marami rin nangyayari dito ngayon po. Like, for example, ang Zamboanga City, the government of Zamboanga City was able to sign a partnership na with the yung Employers Confederation. Ah, ECOP. ECOP, oo. Yung ECOP, tapos yung labor sector for the promotion and advocacy of the exclusive breastfeeding sa RA 10028. So, yes, ma'am. Ay, congratulations sa ECOP ng Zamboanga City at ng city government. So, sana ay maraming, para hindi naman tumigil sa pagpapasuso ang ating mga nanay, pagbalik nila sa trabaho, ano? Yes, ma'am. Yun ang intention. And we found out that they are really convinced of this advocacy. So, talagang silang nag-uuna sa kanilang mga employees, sa kanilang mga companies, sa mga kumpanya nila, mga corporations, ano? Okay, naku na, napakadami na pala ng developments dyan at saka pati mga bagong proyekto. So, maraming salamat ang atin pong panauhin by phone patch mula sa Zamboanga City, si NPC Pam Tarosa. Maraming salamat po sa pagbibigay puwang ninyo sa ating interview. Meron po ba kayong gusto pang iparating sa ating mga tagapakinig, Miss Pam? Oh, nag-regret po ang buong staff ng National Nutrition Council po dito sa amin. To all nationwide po, hindi pa ekong nagsasabi po, good morning daw po sa inyo. Good afternoon din. Good afternoon po sa inyo. Best wishes po sa inyo lahat sa yung mga activities na ginagawa. Okay. Salamat po for the opportunity. Okay. Thank you very much din po. At kumusta rin dyan sa lahat ng staff ng National Nutrition Council, pati na rin po kay Director Tan ng CHD sa Region 9. Okay, muli maraming salamat sa iyong oras at kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, Miss Pam. Siya po ang atin pong Regional Nutrition Program Coordinator ng Zamboanga Peninsula or Region 9 National Nutrition Council, si Miss Pam or Pamela Tarosa. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at makakasama natin ngayong hapon ang isa pa rin po sa mga nagkamit ng parangal noong nagdaang National Nutrition Awarding Ceremony noong Oktubre. At ang lugar nga pong itong binabanggit ko ay ang Osamis City sa Misamis Occidental na nagkamit ng First Year Crown Maintenance Award. At makakausap po natin sa puntong ito sa kabilang linya ng telepono ang City Nutrition Action Officer ng Osamis City, Misamis Occidental, si Miss Lelita G. Navarez o si Miss Lelit. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Miss Lelit? Maayong hapon, Ma'am Bernie, at maayong hapon sa tanan nga naninaw sa ato ang programa sa nutrisyon. Okay. Kumusta naman ang ating City Mayor, si Princess Nova Princess Paruhinog Chavez? Mabuti naman po.
po ang aming pagsisikap po sa pag-implement ng effective nutrition program. Okay. O, pakikwento mo naman sa ating mga tagapakinig kasi nakikinig sila, mga 15 silang Nutri-Escuela Community Radio Stations dito sa ating programa. Ikwento o iyabang mo naman kung ano yung mga proyekto at katangian ng Ozami City kung kaya't nagkamit kayo ng Crown Maintenance Award for the first year. Opo. Ang pinaka pinagmamayabang po namin ang strong support po ng aming local officials, ng aming mayor, ng aming mga city councilors po in terms of nutrition. Meron po kaming budget na inallocate po ng local government. Okay. Magkano na ba ngayon, Leliet? Magkano na ang budget ninyo for the year? Kung sa integrated po, bali sa lahat ng mga member agencies, yung mga budget nila, in-integrate namin sa health and nutrition program, more than 20 million na po. 20 million, okay. Sa amin pong office at secretariat, more than 1 million po ang aming budget. Okay, more than 1 million. Kasya naman yon sa 51 barangays, pag supervision ng 51 barangays, pag monitor sa kanila, kasya naman yung 1 million? Pwede pang taasan? Pwede po pong taasan, pero ang ginagawa ng City Nutrition Committee, aside from the regular budget po, meron po kaming income generating activities po ng CNC. So meron po kaming pera sa bangko po, sa CNC lang po yun. Ah, very good. Oh, so maliban dun sa strong support ng city government at saka city officials, pati na yung inyong sangguni ang panglunsod, ano pa yung pwede mong i-share sa ating mga tagapakinig para kung doon sa mga nutrition committees na wala yung mga katangian na yon, ay pwede rin nilang kopyahin mula sa Ozami City? Ma'am, yung aming pong City Nutrition Committee ay napaka-aktibo po at ang mga CNC members po ay committed po sila na doon sa aming pong layunin na ma-reduce or ma-minimize po yung ating malnutrition problem. Oo. Ang ating din pong ating pong mga barangay nutrition committees sa 51 barangays po, situate na functional po sila. So meaning nag-meeting po sila, may plano, ina-implement po nila ang kanilang plano. Oo, alam mo, very important ang sinasabi mo, maliban dun sa mga programa talaga, kailangan talaga yung mga istruktura, kagaya ng mga nutrition committees na yan na very functional. Witness naman ako dyan sa kinikwento mo at siguro pwede mo rin i-share na meron kayo talaga ng office na may mga nutrition coordinators. Ano, nakakatulong din yan eh. Yes, ma'am. Bali, ang opisina po natin ay under po kami ng Office of the City Mayor. Meron ba kayong bagong project na pang-nutrition mula nung na-award kayo nung October? Meron na ba kayong naiisip na bagong project maybe for next year? Sa ngayon po, in addition po sa usual na mga projects, yun po ang ating ini-implement po sa under sa TIPAN. Bali, ang in-strengthen po namin yung sa ngayon po yung sa breastfeeding promotion of breastfeeding. Okay, breastfeeding promotion. Bali, meron na po kaming mga resolutions na nagsusupport po nito. Meron po kaming resolution po for the sick implementation po ng AO51. Okay. Yung health code po. Tapos meron din po kaming resolution and back up with executive order na nag-create po ng Ozami City Breastfeeding Technical Working Group at nag-organize po ng breastfeeding peer counselors. Tawag po nila sa kanilang mga sarili po ay breast angels po. Yun ang gusto nilang itawag sa kanila. Anong tawag nila sa kanila? Breast? Breast angels. Mga anghel po. Breast angel, breast angels or breastfeeding angels? Breast angels po, breastfeeding angels. Breastfeeding angels, okay. Yes, ma'am. Ang ganda naman. Tapos po, meron din po kaming isa po pong resolution na nag-i-enjoin po ng lahat ng mga government offices at private enterprises po to support RA 120,
1-0-0-2-8. Oo, tama. Yung pong nag... Expanded Breastfeeding Promotion Act. Yes, ma'am. Oo. Bali, po-provide po sila ng space for breastfeeding rooms. Sa kanilang mga opisina o sa kanilang... establishment po. Oo. Pati yan sa mga kumpanya na malalaki. Yes, ma'am. Oo. Especially po sa mga malls. Oo. Para, ano po, kahitaan po ay pwedeng magpa-breastfeed ang isang mother. Oo. So, yan ang... And then, on February 2012 po, next year, may plano po kami na convene ang lahat po ng mga breastfeeding counselors to give them updates po at saka para po, ano, so doon sa kanilang graduation. Kasi sa ngayon po, hindi po really training ang ginagawa namin. Pero yung mass graduation, doon po namin i-held sa convention ng mga breastfeeding counselors. Ah, di puro angels kayo ngayon sa February. Yes, ma'am. May date ka na? February ano? Usually po ginagawa po namin February 24. Ah, sige. Okay, so yun ang inyong pinakabagong ano activities. I hope we hope na maging very successful yung pag-promote niyo ng breastfeeding, Miss Lelit, kasi marami tayong mga subsequent at saka ancillary objectives na matutupad kapag ka talagang naging habit o naging practice ang pag-exclusive breastfeeding sa lahat ng mga nanay ng Osami City at sana sa lahat ng mga lungsod sa ating bansa. O maraming salamat sa ano ha sa pagpapaunlak mo sa ating maiksing interview. Baka meron ka pang last parting words para sa ating mga tagapakinig. Nasa iyo ang pagkakataon. Yes, ma'am. Gusto ko lang pong i-share doon po sa ibang mga bayan, ang munisipyo. Okay. Kung paano sila maging matagumpay din sa kanilang mga proyekto pang nutrisyon. Okay. Unang-una po, importante po na naniniwala ang local chief executive at iba pang local official sa kahalagahan ng nutrisyon para po sa kaunlaran ng itang LGU. Kasi po, pag sold out sila sa nutrisyon program, sigurado po ang kanilang support in all aspects, budget po, implementation ng mga proyekto, okay, at iba pang mga programa. Tama yan. Then dapat oo po may plano. May plano yung isang LGU at may regular na program implementation review. Okay. So in our case po, every meeting po kami, nag-uusap-usap sa aming target versus accomplishment sa aming, mm-hmm, sa aming mga in-implement na mga activities. And then, mahalaga rin po na may teamwork ang CNC members at maging sa opisina po ng secretariat. Okay. And then, importante po na for us, in our experience, importante at nakakatulong na may local na implementation po, evaluation po ng mga barangays at maging sa mga BNS. Kasi dito natin na-assess kung anong performance ng mga barangay at ng BNS upang lalo pa nilang ma-improve yung kanilang servisyo. Tama. At kung ano pa yung kulang na ayuda or assistance na pwede nating ibigay, ano? Yes, ma'am. Oo. Ano pa? And, ano po, of course, kailangan po natin silang bigyan ng incentives, yun pong mga nagpe-perform ng maayos. Pag happy ang local chief executive, madali manghingi ng additional incentive, ano? Totoo po yan, ma'am. Kasi wala pong problema kami sa aming former mayor at ang mayor po namin yun. Kasi happy sila sa nutrition, sa pag-implement ng nutrition program. Masaya po sila. Siyempre, masaya rin kayo. Nagagalak po na binibigyan po ninyo ng award ang mga performing ng mga LGUs. Oh, siyempre naman, dapat lang. O Miss Lelit, tanong ko pang huli, meron na kayo ng bagong sasakyan? Wala pa po. Wala pa po. Oh, parinig natin kay Mayor, ha? Sana po ay maririnig ni Mayor at bibigyan na po kami ng sasakyan. Oo. Okay, so maraming salamat muli Miss Lelit at sa pagpapaunlak sa aming tawag at sana ay makausap pa namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat at saka regards sa lahat ng iyong mga District Nutrition Program Coordinators
at lahat ng mga members ng Nutrition Committees.